pinatatawad ang rabies. Sa sandaling lumitaw ang mga sintomas nito, wala nang makapipigil sa infeksyon. Magandang umaga po sa inyo lahat at welcome pong muli dito sa aking channel. Halina at panoorin po natin itong isa sa pinakamatagumpay na advokasya ng Department of Health laban sa rabies. Hindi biro ang mapait na katotohanan. May isang Pilipinong namamatay araw-araw dahil sa kagat ng asong ulol. Marami sa mga ito, lalo na sa probinsya, ay lumapit muna sa albularyo o sa suksok. Naniwala sa bawang at batong buhay na wala namang bisa laban sa rabies. Nang maalala nilang tumakbo sa doktor, huli na ang lahat. Ang rabies ay makukuha mula sa isang virus na taglay ng laway ng isang hayop na may rabies. At ang buong takbo ng paminsala nito ay nahahati sa tatlong yugto. Ang unang yugto ay nagsisimula kasabay ng pagpasok ng virus sa loob ng katawan dahil sa kagat ng isang hayop na may rabies. O di kaya'y paghimod nito sa sariwang sugat ng tao. Hugis bala ang virus na ito. At ganito kung umatake. Kumakapit ang virus sa malusog na nerve cell at siya'y tinatanggap nito. Pagdating niya sa loob, ito'y agad-agad nagpaparami kasabay ng walang habas na paminsala. Di magtatagal, iiwanan ng bagong pulutong na ito ang kumukup sa kanila para maghanap ng bagong makakapitan. Sa bilis na 3 milimetro bawat oras, ang virus ay tahimik na nagpaparami at gumagapang hanggang makarating sa utak ng walang kamalay-malay na biktima. Sa 90% ng kaso, ito'y tumatagal ng 20 hanggang 90 araw. Mula naman sa utak, ang virus ay lalakbay at hindi na mapipigilan ang pagkalat at pinsala na ihahati dito sa iba pang parte ng katawan. Sa pangalawang yugto, ang biktima ay makakaramdam na ng pagbabago, gaya ng panghahapdi at pamamanhid sa dako ng sugat, bagamat ito'y magaling o pagaling na. Sakit ng ulo at lagnat, animoy may trangkaso. Magpapamalas din ang biktima ng lungkot o pagkabalisa. Sa mga kasong nakuna ng kamera sa San Lazaro Hospital, ang mga pasyente ay nasa huling yugto na ng infeksyon ng madala sa ospital. Matutukoy na rito ang pangunahing sintomas ng rabies, ang malaking pagkatakot sa tubig. Ito ang dahilan kung kaya noong araw, ang tawag sa sakit na ito ay hydrophobia. Makakita lamang sila ng tubig, naninikit na ang kanilang lalamunan, gayong sila'y uhaw na uhaw. Matindi rin ang kanilang mararamdamang takot sa hangin na gumagapang sa kanilang muka. Ang biktima ng rabies ay nangangailangan ng kakaibang pangangalaga. Ang pasyente ay ibinubukod upang mabawasan ang panganib o pinsala sa iba, bunga ng karahasan. Ang kanyang kwarto, mapa-ospital o tahanan man ay kailangang madilim at tahimik upang huwag madagdagan ang kanyang pangamba.
makakabuti kung itago muna sa kanilang paningin ang tubig at iba pang likido. Ang pag-apaw ng emosyon ay maaaring palumhain ng labis na kakulangan sa tulog. At kahit sa napakaliit na bagay, ang maaaring maging reaksyon nila ay matinding inis, takot, at karahasan. Ganun pa man, may diwa sila sa kanilang pakikipag-usap. At maaaring silang pagtayuhan at umayon sa mga bili ng doktor. Gayun may nararamdaman na nila na napipinto ang kanilang kamatayan. Makakabuti sa pasyente kung may kapamilyang makakaniig sa mga sandaling ito. May mga pagkakataon na magpipilit ang pasyenteng kumain dahil sa tindi ng gutom. Ngunit ang lalong matinding uhaw ay hindi niya malunasan sapagkat imposibleng uminom. Makakaranas din siya ng hirap sa paghinga at paglunok at pakiramdam niya'y sinasakal. Mamumuo ang plema sa kanyang bibig at lalamunan at ito'y sisikapin niyang idura at iubo upang lumuwag ang paghinga. Pahira ng tissue paper ang sobrang uhog at plema at itapon ng maingat sa isang basurahan. Maging maingat din sa pagtapon ng natirang pagkain ng may sakit at huwag hayaan makain ng ibang tao o hayop. Lahat ng katulong sa pag-aalaga sa pasyente ay kailangang may sapat na proteksyon tulad ng guwantes, panakip sa mata, ilong at bibig. Nararapat din dalasan ang paghuhugas ng kamay. Kailangan bantayan palagi ang pasyente dahil maaari siyang magpumilit na makaalis sa kanyang silid. Andiyan ang nanay mo! Hoy! Huwag mo ba sa akin yan? Mahahati siya sa paghahalinhinan ng kapusukan at hinahon. Sa huli, unti-unting mapaparalisa ang kanyang katawan hanggang mawala ng pakiramdam at malagutan ng hininga. Kamatayan ay kailangang linisin ng lubos at gamitan ng disinfectant. Tandaan na nakakalipat ang virus sa pamamagitan ng laway kung kaya may panganib lamang sa pakikipaghalikan ng lips to lips at hindi sa simpleng hipo o haplos. Nasa panganib din ang mga kumatay at humawak ng kontaminadong karne, lalo na ang mga kumain ng half-cooked na laman o utak ng asong ulol. Para sa mga nakagat ng aso, ang wastong paraan ng pag-iwas sa rabies ay sa maagap na paglalapat ng lunas. Kung maaari, sa kapagkarakang siya'y makagat. Ang sugat ay dapat hugasang mabuti ng sabon sa dumadaloy na tubig ng 5 hanggang 10 minuto upang maalis ang laway ng nakakagat na aso. Pagkatapos ay pahira ng pintura de yodo ang sugat at isugod ang biktima sa pinakamalapit na ospital, health center o animal bite treatment center. Ang doktor ang magpapasya kung kailangang bakunahan ang nakagat at kung anong klaseng bakuna ang gagamitin upang maagapan ang impeksyon. Depende sa pagsusuri ng doktor, maaari din siyang bigyan ng injeksyon laban sa tetanus. Samantala, ang asong nakakagat ay kailangang mahuli at italing mabuti o ikulong at obserbahan ng 14 na araw. May mga palatandaan ng hayop na may rabies, gaya ng
kapansin-pansin pagbabago ng ugali, tulad ng pagiging biglang matamlay, o di kaya'y biglang babagsik. Kapuna-puna rin ang pagiging balisa ng aso. Bantayan din ang panlilisik ng mga mata. Minsan, ito'y parang manhid sa sakit at sobra sa lakas. Kakadating ito kahit anong bagay, gaya ng kulungan, hanggang sa magkasugat-sugat ang kanyang dilagin. Mapapansin din sa mga sumusunod pang mga araw ang sobrang paglalaway ng aso dahil sa pagkaparalisa ng kalamnan ng panga at lalamunan. Sa kalakunan, ang buong kalamnan ay mapaparalisa hanggang sa mamatay. Ang asong magpakita ng ganitong mga palatandaan ay kailangang isakripisyo agad ng may-ari upang maipasuri ang utak nito. Madaling pagkasyahin ang buong tuta sa isang plastic bag. Subalit, kung ang aso ay malaki na, kinakailangang hugutin ng maingat ang ulo nito. Ang maatasang gumawa nito ay dapat gumamit ng panakit sa mata, ilong at bibig, kasama ng guwantes at kapote bilang proteksyon sa pansit ng dugo at laway na maaring may taglay na rabies. Ibalot ang buong ulo sa makapal na plastic bag at ipaloob sa isang styrofoam chest na may sapat na yelo para sa biyahe patungong laboratorio. Ang rabies ay matagal nang naminimsala ng tao. May katibayan na sa Mesopotamia, may 4,000 taon na ngayon ang nakakalipas. Ang may-ari ng nakakagat na asong punol ay pinaparusahan. Noon pa man, malinaw na na ang pinakamabisang kamuksa sa salot na ito ay ang responsableng pag-aalaga ng aso. Ang pinakaunang hakbang patungo sa mabisang proteksyon laban sa rabies ay isinagawa noong 1885. Nadiskubre ng siyentipikong Pranses na si Louis Pasteur ang bisa ng bakuna. Ang paggamit ng kaunti at pinahinang virus upang palakasin ang depensa ng biktima laban sa sakit na dulo ng virus na yun. Sa ganitong paraan, nasagip sa kauna-unang pagkakataon ang buhay ng isang batang nakagat ng asong may rabies. Mula noon, ang paraang ito na patuloy na pinaghuhusay ay ginagamit sa buong mundo upang maagapan at mapuksa ang rabies. Nagbabakuna kami ng aso in the hope na i-break yung dog-to-man transmission. Ang target namin, makabakuna ng 80% ng dog population. Nire-require po namin lahat yan yung may aso dito na dapat ma-injeksyonan para kung magkaroon ng problema, hindi po masyadong malaki ang magiging problema na may-ari ng aso at yung makagat ng aso. Sa ngayon, ang tinatayang gastusin para sa isang taong nakagat ng aso ay mahigit sa 4,000 piso para sa simpleng kagat at maaaring umabot ng 24,000 piso kung ang kagat ay sa mukha, liig o malapit sa ulo. Samantala, wala pang 50 pesos ang halaga ng bakuna para sa kaligtasan ng alagang aso. Usually, mga barangay captain, sila mga nagtatawag sa mga komunidad, mga tao, nadali ng aso nila dun sa vaccination site. Usually, ang mga vaccination site namin malapit din doon sa mga bahay-bahay. Mayroon po tayong municipal ordinance at meron po kami mga DHW na siya pong nagkakandak ng information and education campaign tungkol po sa anti-rabies. At ito po ang ginagamit namin upang magkaroon ng aral at kaalaman ang mga may-ari ng aso na sila ay meron mga responsibilidad. Taon-taon naman po eh, na ginadala namin ito dito. Panigurado lang ba, baka makakagat ba? At least, safety ka doon. Unang-una, sa wasyon pag-aalaga ng aso, pababakunahan yung aso mo. Pangalawa, itatali o ibibigyan siya ng magandang kulungan at malinis. Aalagaan siya, bibigyan ng wastong pagkain at tubig at paliliguan. Yun lang ang mga wastong pag-aalaga. Ang Bureau of Animal Industry ay handang-handang sumuporta sa inisiyatiba ng mga komunidad tungo sa pagtuksa ng rabies.
At ang pinakasusi rito ay ang wastong pag-aalaga ng aso. Kung hindi po nila kayang gampanan ang responsibilidad ng pangangalaga ng mga aso, anumang hayop na aring makatintala, eh mas mabuti pa kung huwag na silang mag-alaga. Sa ngayon, mahigit sa 60 bansa na ang nag-ulat ng lubos na kaligtasan sa rabies. Kabilang dito ang Japan, Malaysia, Taiwan at Australia. Ito'y makakamit rin natin kung tayo'y tutulad sa kanilang puspusan at taunang pagbabakuna ng kanilang mga alagang hayop at kung hindi natin hayaang gumala-gala ang ating mga aso. Sa madaling sabi, kung tayo'y magiging responsible pet owners. Dapat nating tandaan na ang rabies ay isang sakit na hindi likas sa tao. Kung maagapan ito sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng wastong impormasyon tungkol sa rabies at sa tamang pangangalaga ng hayo at kapaligiran, walang kailangang dumanas ng kalunos-lunos na kapalaran na ibinudulot ng salot na ito. Upang makaiwas po tayo sa malaking gastosin sa mga hindi inaasahang pagkakataon, ay pabakunahan po natin yung ating mga alagang hayop gaya ng aso at pusa. Pabakunahan po natin sila, lalong-lalo na po sa rabies. Lika na! Dali na night-night! Night-night! Lika na! Ay! Lika! Lika! Night-night! Night-night! Night-night!